Ayan, welcome back mga kalapatids dito sa Sagre Love TV. So for today's video is ito mga tropa, nag-overheat. Ito, na-stroke siya nung sumukan ng dugo mga tropa. Kawawa naman tong ibon natin. Ito kasi mga tropa, naka-viewing lang sila yan. Isa to, tapos ayun, yung dalawang yan, bali tatlo sila. Kaso, nung may narinig akong kumalabog mga tropa doon, dito sa bubong natin, gusto ko mawala nito. Pag silip ko ngayon, pag akit ko dyan, ito sumusukan na ng dugo mga tropa. Ayan siya, kawawa naman. Ano na kayo nangyari dito sa ibon natin? Tinitingnan ko kung meron ba siyang kagat ng pusa. Pero wala naman, talagang nandun lang sa bibig niya yung dugo. Ito, hindi ko alam kung ano nangyari dito mga tropa. Tepok talaga oh. Siguro na-stroke na to mga tropa. Dahil sa sobrang init, kawawa naman siya. Binewing ko lang siya nung oras pa lang mga tropa. Alas 11 pa lang. Tapos ganyan na yung nangyari. Hindi naman porkit binewing natin ang tangaling tapat eh magiging ganyan. Hindi ko lang rin alam talaga. Kasi malakas tong ibon na to. Kasi nga yung isa, yung anak ni Wegen ay nagkakaroon na ng one eye cold. Pero ito hindi tinatamaan. Pero yung anak naman ni Wegen na to ay ayan oh, maliksi siya mga tropa. Tapos na yung one eye cold niya, wala pang isang araw. Oras lang yung tinagal sa mata niya. Tapos okay na agad, ayan oh. Hindi ko nga kayang ginamot eh. Hinayaan ko lang siya eh, ayan oh. Ang liksi niya. Ayun, may bakas ng dugo sa dibdib niya mga tropa. Baka ito yung suspect. Papatulpo ko to. Oh, ngayon kasi pakakawalan ko na rin sana yan. Kasama na itong dalawang to, ito. Kaso ito naman namatay. Inihintay ko lang yung alas 12 tsaka ako pakakawalan mga tropa. Sumuka na ng dugo awit siya. So ginawa ko ngayon, tinray ko pa siya buhusan ng tubig. Kaso hindi na umubra mga tropa. Ayun naman, ayun oh, nagsuka siya ng dugo dito kasi binalik ko. Una nahihilo-hilo lang siya. Tapos biglang sumuka ng dugo. Ayun na yung nangyari mga tropa. Hugasan natin to, baka may bacteria to o may virus kung ano man. Yan pinunasan ko na rin ito. Ayun, may bakas na ng dugo. Kasi buo-buo yung dugo mga tropa. Kasi yung mga jet fighter natin mga tropa, alas 11 na, 11:30 na, ayun, nandun pala sila. Ayun, nagbalikan na rito, di ba? Isang tawag lang, kaso nag-aalala ako, maraming tubig ulan dun mga tropa, kaya siguro nagtambayan sila dun. Nirelease kasi natin sila alas 12, ay alas 12. Alas 10, nirelease kasi natin sila alas 10. Sabi ko, pagbaba na itong mga to, pagbaba ng mga pliers natin, tsaka ako pakakawalan itong mga to. Kasi sinasamantala ko, medyo mainit, eh no. Eh no, kasi nga, magkukulimlim na naman eh. Hindi ko pa to natuturuan, patubuyo na yung pakpak na ito, yung Ted Flight. Malas naman, ang malas natin mga tropa, awit sa'yo. Napaganda pa, maamo sa akin to mga tropa, maamo sa amin to ng asawa ko, magugulat asawa ko pagka nakita niya to. Paborito niya din to eh. Lilibing na natin siya para hindi mangamoy. Yeah, malambot pa siya mga tropa. Kakamatay lang ngayon lang mismo. Nasaksihan ko yung pagkamatay niya. Kasi una naihilo pa. Nakakalakad pa tas gewang-gewang. Pero may dugo na siya sa ilong. Sabi ko nung nangyari baka nakagat ng pusa. Pero ang tingin ko dyan mga tropa sa sobrang likot nila. Lagi nakalabas yung ulo niya rito. Kaya nung naglikot sila mga tropa sa sobrang kagustuhan nila na lumabas. Nung bumagsak kasi nandun yan mga tropa. Nandun yan sa may alanganing parte dyan sa taas. Ayan mismo dyan. Nung bumagsak dahil nakalabas yung ulo niya, naipit. Kaya yan mga tropa. Siguro nasakal lang to. Yun yung teorya natin dito. Sayang to mga tropa kasi tourist pa naman to. Ang bala ko sana dito kung aabot pa siya ng norte eh ililipad ko na lang ng norte. Pero kung hindi naman di old bird ko na lang ng south. Sakto yung pagpapakawala ko sa kanya yung ganyang ano bagwis ng 10th flight. Kaso dun sa anak ni Wegen medyo mas maiksi pa yun. Hanggang dito pa lang yun yan. Yung sa anak ni Wegen. Kasi mas bata yun. Though mas malaki yun. Ito kasi small size lang talaga yung lahi nila. Malakas tong ibon na to sigurado ako. Kaya sa tingin ko naipit lang yung leg nito nung nalaglag tong ating viewing. So kailangan na natin talaga gumawa ng ano, pang viewing talaga. Kasi ang pangit ng ganito mga tropa. May aksidente pang nagaganap. Akala ko nga meron lang nahulog na mangga. Tapos nung may kumakaluskos, ayun, yun pala, patay na siya mga tropa. Awit. Ganun na lang ulit, breed na lang tayo ulit. Madugo yung ating vlog ngayon mga tropa, sana pwede ito kay YouTube. Yan, naka black and white na lang siya mga tropa kasi nga baka bawal kay YouTube. Dito na rin yung mga pliers natin. Ayun, may dugo pa siya sa dibdib oh. Siguro siya yung suspect talaga. Ayun na, pababay na natin eh. Nuhu na uhu yung mga ano pliers natin, bababa na to. Yan, pakainin muna natin sila. Yan, pakainin muna natin yung mga bagong dating. Kawawa naman talaga yung namatay. Yan, sikain muna kayo. Uy, maipit. Baka may dumugo na naman bibig sa inyo. Yan, oh, madugo talaga mga tropa. Kawawa naman. Sampu na lang sila. Bawas na ng isa. Yan, nililipad natin tong anak ni Wegen. Lakas kumain. Oh. Sayang talaga. Naipit pa. Sa tingin ko talaga, naipit yung ulo nung dito nung nahulog. Yan, oh.
Duguan yung ating cage na pang-viewing. Yeah, mga tropa, buo-buong dugo yung kaninang nandito. Ayan. Madugo yung ating vlog ngayon. Wait, di bale, breed na lang tayo ulit. Yun pa naman yung kakulay ng lola niya, ni Victoria. Bigyan na natin sila ng drinks. Yeah, mga tropa, sa tingin ko naipit din yung paa niya. Ayan, may sugat. Dumugo din. Sa tingin ko naipit din yung paa niya, kaya nagkukumahog siya dun kanina. Isa na naman sa magiging pataba sa lupa to. Okay tayo dito ulit. Yan ang mga tropa, nalibing na natin siya. So yan, ganyan talaga, breed na lang ulit. Hindi ko na binidyoan mga tropa, kasi nga baka bawal na naman ka YouTube. Ayan, dito rin, may nakalibing din dyan. Dito nakalibing yung dating na-acquire natin kay Idolex Makina, yung na-adeno. Ayan dyan, magkatabi sila. Tapos dito, mukhang meron din ako nalibing dito ha. Grabe, puro na nakalibing na kalapate dito. Parang nagpapataba tayo ng kalapate para magipataba sa lupa, awit ha. Ayan, bawis na naman tayo ng isa, mga tropa, awit. So, sumo total, na nangyari talaga. Naipit yung singsing niya dito sa may flooring neto, ayan. Ayan, may mga dugo-dugo nga din. Tapos, nung naipit, nagwala siya, syempre. Tapos, natulak nila to. Dito yung ulo niya, nakalusot kasi gusto niya lumabas. Yun, pagka nung nahulog, naipit yung kanyang leg. Tapos na naipit yan, suka na siya ng dugo. Awit, sayang. Papatawag sana ako Soko eh, para malaman yung tunay na nangyari. Baka yung pumatay talaga. Ito, yung may puyo. Ayan, may dugo kasi siya. Mga tropa, may ebidensya pa. Itong dalawang to. Ang sala rin, parehong may puyo. Yun, stress yung dalawa. Nakakita ng bangkay. Yun, ganun talaga. Breed na lang ulit. So, sa susunod, ingatan na natin. Huwag na tayo maglalagay dun sa may kanto kasi nalalaglag pala dun. So, yan. Update nga pala dito, mga tropa, sa ating ampatuan na pinayaya. Ayan, mga tropa. Healthy-healthy silang dalawa. Same size. Grabe talaga maglabas yung ampatuan natin. Healthy-healthy pareho. Ito, mga tropa, di ko akalain maglalabas ng puting white flight to. Ito, dito sa kabila. Ayan, meron siya. Ayan. Maganda. Kasi nga, dark yan lahat nung bata pa siya. Pero nung lumaki, ayan, yung dulo. Naging puti. Ito mukhang kapareho ng kulay nung unang clutch natin. At saka nung pangalawa, itong mga panlaro natin sa norte. Ito mukhang magbu-blue check to, itong isang to. Tapos ito naman yung blue bar. Healthy-healthy pareho, napakagaling talaga magsubo na itong dalawang to. Pwedeng-pwede pang yaya. Tingnan nyo yung itsura pa lang, grabe ang tapang mga tropa. Ganda pa rin ang kondisyon kahit nagsusubo. Ayan, makinis pa din sila. May kita nyo mga inakay, talagang healthy-healthy and laging busog. Mga tropa, dahil Lunes ngayon, dinamay ko na sila sa drinks nila. Ayan, Enerbo na may bawang. Kasi nagtimpla tayo ng 1 litro mga tropa. Ayan, yung mga tira, nilagay na natin dito. Bali, lahat nga itong breeders natin dito ay may itlog na tigda dalawa. Tapos, yung dito nga pala, yung isa ay blanco mga tropa. Yung isa lang yung itlog nila, yung pertil. So, yung isa, tinapong ko na. Yan, bali, kulang na tayo ng isa rito. Pero hindi bali, pupunta tayo kay Idol Mark Raposon. Magpapasingsing tayo sa kanya, mga tropa. Yung singsing natin ng pang-south ay gagamitin natin. Yan, swerte natin dahil pinagbigyan tayo ni Idol Mark Raposon dun sa mga lahi ng ibon niya. Yun, dun natin isasalpak yung iba nating singsing. Yan, napakabait sa atin ni Idol Mark Raposon. Kasi yan, mga tropa, yung patoka nga pala natin, nag-switch na tayo sa kalentong mix. So, pag nag-switch tayo ng patoka, mga tropa, ang ginagawa natin, ito yung tira na patoka dun sa una nating patoka ay hinaluan na natin to ng kalentong mix. Yan, kapag nag-switch tayo ng patoka, mga tropa, hinahaluan na natin ng panibagong patoka itong lumang patoka natin. Yan, kung gano'ng kadami yung lumang patoka, mga tropa, ganun din kadami yung nilalagay natin na bagong patoka natin. Pero pareho lang yan breeder mix, kaya okay lang naman siguro yan kahit hindi nyo na ganito yan. Pero ganito lang trip ko, para hindi sila manibago kung meron mang bago rito. Kasi magkaiba ng content, mga tropa, magkaiba ng mix. Kaya ganito yung ginawa ko, nang sa ganun hindi sila manibago. So maganda yung kalentong mix, mga tropa, malinis. Tsaka yung mga corn, mga tropa, ito yung sa kalentong mix, oh. Dami niyang corn, tas mga buo talaga, whole corn. Hindi siya katulad nung sa dati natin patoka, yung mga durog-durog. Yung sa kalentong mix talagang buo. Bumili na tayo ng 3 sako, ito, ang dami, oh. Meron pa dito, ayan, ito. Bale, ito, 1 sako, tas yung nandito, 2 sako. Yun yung binili natin nung nakaraan. Kasi nga, ito na rin yung gagamitin natin sa derby. Mula breeding hanggang derby, mga tropa, hanggang karera. Ito na lang yung gagamitin natin. Testing natin kung gagana yung ganun sistema. Ayan, ang dami niyan, mga tropa, para na sa ganun. Malinis na patoka, healthy din yung mga ibon natin. Malinis, mga tropa, wala akong nakikitang sirang ano, yung mga nabubukbok. Kasi dapat, pag ganito ko, mga tropa, yung luma natin patoka, meron agad bukbok na gumagapang. Ito, wala. So, testing natin kung aabot ng ilang buwan to bago bukbukin. O kung mabubukbok nga ba talaga siya. Kasi yung kay Idolex Makina, hindi nabubukbok eh. Yung mas mahal nga lang to ng konti dun sa dati natin patuka. Pero okay na yun. At least hindi na tayo nabubukbok, mga tropa. Nakakairita nga kapag puro bukbok yung patuka. Lalo baka magkasakit pa yung mga ibon natin dahil sa ganun. So, yun lang update natin, mga tropa. Dito ko natataposin itong video to. Please like, share, comment, and subscribe. At pakit na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga bago nating videos. So, yun lang. Kita kayo sulit next vlog. Keep safe and buffet. God bless. We'll be right back.